Isang araw matapos ideklara ang session break sa third regular session ng 19th Congress, inihayag ni dating bayan muna Representative Teddy Casino na ngayon chairperson ng bagong alyansang makabayan na sinimulan na ng People's Organizations ang pagbuo sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng ginagawang investigasyon ng House panel sa paggastos ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education sa mga nakalipas sa taon. Ayon kay Casino, bukod sa kanila may iba pang grupo na kasama sa pagbalangkas ng reklamo laban sa pangalawang pangulo. Yung iba't ibang mga people's organizations under bayan are now studying the possibility of filing an impeachment complaint and the drafting of the complaint has started. Sa ngayon, dalawa lang ang pagpipilian ni VP Duterte sa mga kontrobersyang kinakaharap nito. Ang tingin namin, ang choice na lang ni Sara Duterte is either to resign or eventually to face impeachment. Tingin namin marami pang ibang lalabas na mga issues na tinatago. Ang catch-all naman talaga na ground dyan ay ang betrayal of public trust. Diba? Yung mga ginawa niya. Ngayon, prioridad para sa pagtingin ng bayan muna na mamamayan ang mag-file ng complaint at mga people's organizations yan. At hindi kami mangingiming susuporta dyan. Naninindigan naman si VP Sara na hindi siya aalis sa pwesto. Sa gitna ito ng panawagan ng ilang mambabatas, gayon din ng mga kritiko ng pangalawang pangulo. Ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit tuko ka. Meron bang tatayo na impeachment kung sa mga complaint na ito, ito ba ay may mga form, may substance, yung mga tinitignan dyan eh. Eh kung wala naman yung mga sabi-sabi lang, baka hindi matuloy. Pero kung matibay din naman, siguro baka meron. Batay sa panuntunan ng House of Representatives, maaaring maihain ang isang beripikadong impeachment complaint laban sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan ng sinumang mamamayan ng bansa sa pamamagitan ng endorsement ng sinumang House member. Ilang probisyon ng Articles of Impeachment ay ang culpable violation o tahasang paglabag sa konstitusyon, treason o pagtataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption o tahasang paggamit ng posisyon para sa sariling ganansya at katiwalian, iba pang matitinding krimen at pagsira sa tiwala ng taong bayan. Gayunman, dadaan ito sa House Committee on Justice na siyang magpapasya kung may matibay na batayan ba o ebidensya ang reklamo. Kailangan din itong suportahan ng 1/3 ng House members o 106 na kongresista sa plenaryo ng Kamara bago mai-endorso ang Articles of Impeachment sa Senado. Ang Senado naman ang magsisilbing hukuman at kailangan ng boto ng 2/3 o 16 na mga senador para makonvict ang akusado o maparusahan gaya ng reprimand o censure o ang pinakamabigat ang tuluyang mapatalsik sa pwesto. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.